Ali Brad Melchor Pasis, kasama na po natin sa atin pong live. At doon po sa ating GC ay naroon po si Sister Chris Pinawares, Sister Chris Junker, at si Brad Eugene, si Sister Lauren, Sister Lolita Corsiga. Ayan. Ando na rin po. Ayan. Si Brad Joel Suela. Kasama na rin po natin. Sister Christina Juarez. Kasama na rin po natin dito sa ating YouTube live. Si Brad Dan Disalen. Ayan. Nakasama na rin po natin dito. Sabi niya, magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng mga kapatid kay Abahawa. Sister Shirley Reverisa, magandang hapon po, Brad Eman, at sa lahat ng kapatid kay Abahawa. Ang ating pong paksa sa hapon po ito ay hinggil po doon sa sinulat ni Santiago doon sa Tres, ano? At ito po ay ang karunungan mula sa Diyos at karunungan mula sa Diablo. So, ibig sabihin, meron po palang karunungan mula sa Diyos at may karunungan mula sa Diablo. Ano? Yan. Para makita natin yung comparison nila. Ano? At alam natin na kapag karunungan panglupa ay yan ay opposed o salungat. Oh, taliwas. Yan. Si Brad Sebastian Juarez, sabi niya, Brad, napadaan lang po ako. Magandang hapon sa lahat ng kapatid sa assembly. Salamat at praise sa Abahawa. Yan, makikinig po ako kahit konti. Meron po siyang klase, si Baste. Nagsimula na kasi po yung pagpasok nitong batang ito. Ayan. Sabi niya, mamimiss ko po kayo mga kapatid. 30 na po yung ating noon viewers. 6 na po yung ating thumbs up. Time check, 5:54 p.m. Kasama na rin po natin si Sister Lori Calderon. Ayan, maganda nga po sa banal na pangalan ng ating Abahawa. At sa mga kapatid dito sa Kapulungan ni Abahawa. Si Brad Melchor Pasis, ayan, kasama na rin po natin sa ating pong live. Aking babasahin po ang ating pong paksa sa hapon pong ito. At ito po yung nakalagay doon sa mabuting balita, Biblia, na yung ating pong tema o paksa. Ang sabi niya ho rito sa 13 ng Santiago, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag niyo iyang ipagmalaki at huwag niyo ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, meaning kay Hawa, kundi makalupa, makalaman at mula sa Diablo. Ayon. Yan, maliwanag po yan. Time check, 5:55. Yan, si Sister Francis Jade Lopez, maganda nga po mga kapatid kay Abahawa.
Sancho Juarez. Sancho Juarez. Brad, ako po to. Sino to? Sancho Juarez. Paki-ano nga kung sino. Si ano? Ano nga pangalan niyan? Basta, ano pangalan niyan? Sancho. Sige. Ganun din po sa ating mga kapatid dyan sa Dako ng Sukat, Dako ng Makati. Magandang hapon po. Si Anchoy. Alaga, nakiki-YouTube ka na rin ng Choy. 557 po. Limit po sa kaalaman ng marami, meron po palang karunungan mula kay Abay Hawa at may karunungan mula sa tinatawag na Diablo. Ano? Kasi dito makikita natin yung pagkakaiba. Ayan, kasama rin po natin si Brad Emiliano. Kung anong pagkakaiba nila. Yung karunungan mula kay Abay Hawa at karunong mula sa Diablo o yung tinatawag na laman. Ayan, kasama na rin po natin si Brad Arnold Makoko. Ang sabi niya, ganda nga po ang Rademan at sa lahat ng kapatiran kasama nanonood si Sister Brussel at Sister Buday. Magandang hapon sa inyo dyan, Brad, mga sis. Kasama na rin po natin si Brad Francisco Lopez, Sister Gina Makoko. Ayan, kasama na rin po natin. At si Brad Ramon Recto, kasama na rin po natin sa ating pong live. Maganda nga po dyan sa ating mga kapatid sa sukat. Ayan. Malaki-laki yung screen dyan. Ano, Brad Arnold? Ayun. Meron ginawa si Brad Dandy Salim. Ayan. Maganda yan. Tingnan nga natin. Hindi lang natin mai... Ayan. Maganda yung caption. Hindi lang natin mailagay dun sa YouTube. Ayan. At hindi rin nakikita ng mga iba nating kapatid doon sa hindi kasama doon sa GC. Ayan. Ayan. Sabi ni Sister Gina Makoko, opo Brad, nakakonect sa TV. Ako, laki ng screen na yan. Sarap manood dyan. Ayan, sabi ni Baste, exit na nakuha ko sandali. Itong batang ito talagang palibasa yan. Nag-aaral nga lamang. Sige po. Tuloy na po tayo doon sa ating pong gagawing paksa sa hapong pong ito. At kalooban ni Abay Hawa, muli magbukas po siya ng pagkaunawa upang ating maunawaan lahat ng ating pag-aaralan sa hapong ito. Kaunting kalaman sa kasulatan. Ulitin po natin yung ating paksa. Ang paksa po natin ay yung 3:15 ng Santiago. Ano? Ulitin ko doon sa 13. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit, kung naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit. So, merong karunungan mula kay Abay Hawa. Ano? Kundi makalupa, makalaman, at mula sa Diablo. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin,
Nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Maliwanag dito ha. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, namumunga ng katuwiran, ang binhing kapayapaang itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. So dito, merong tinatawag nating taliwas o magkaiba. Ano? Kasi pag sinasabi nating opposed, ano? Meaning ay conflicting. Ano? O yung tinatawag na contradictory. O contrary. O different, magkaiba sila. Ano? Opposing, disagreeing. So hindi sila talaga magkakasama o magkakatugma kasi nga opposed. Ano? Ayan. Oh, si... Teka. Malayo na pala ako. John B. Dikito. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Naway pagpalain po tayo ni Abay Yahawa ngayong hapon na ito. Ayan. Sabi ni Baste, okay po. Lolita Corsiga, magandang hapon po, Brad Emmanuel, at sa lahat ng mga kapatiran, maging sa lahat po ng nanonood, binadakila at nilulwalhati ka po namin, Abay Yahawa, ang banal at makapangyarihan mong pangalan. Eremio Gresola, mukhang kapatid ito ni Sister Chris Junker. Magandang hapon po. Kakilala ka na yan. Ricardo Quaresma, magandang gabi po sa lahat. Ayan. Hindi pa natin na isasama itong si Brad Ricardo Quaresma dun sa ating GC. Mamaya ho ilalagay natin. Carlo Catan, bro, exit ako. Hindi ko kaya ng net. Mahina talaga dito mamaya. Replay ko na lang. Miss Junker, isang napagandang araw mula sa ating mga kapatid dito sa Assembly of Yahawa. Ganun din po kay Brad Manuel at sa lahat ng manunood at sumusubaybay. Purihin si Abayaw. Sister Rose Bandoho, Shalom. Mga brother and sis, kumusta po lang lahat? Ayan po, kasama na rin po natin si Brad Edmundo Mali. So, tingnan natin ha. Siyempre, tinitingnan natin yung bawat panig ano, ho, para makita natin may comparison talaga. Eh. So, lahat ng bagay na ipinakikita ng kasulatan, makikita nyo lagi silang may comparison o paghahambing para makita natin yung sarili natin doon sa nakasulat. Kasi sa relihiyon o yung sa sekta, sabi nga natin, labu-labu eh, hindi makita doon kung alin ba yung sinasabi noong kasulatan at sinasabi naman o opinion noong kanilang mga ngaral. So dito, maliwanag na sinasabi yung hinggil doon sa karunungang mula kay Abay Yahawa at karunungang mula dun sa Diablo, salaman. Magkaiba ho sila eh. Sabi nga ho, tinan nyo ha, ulitin ko. O tinatanong ni Santiago, actually sulat niya ito doon sa mga nasa pangangalat noong unang siglo. No? O, para lang doon makita ho ng marami ha. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Sabi, nagtatanong siya, oh, sino ang wika yung marunong? Sino ba ang wika yung nakakaunawa? Ayan. Sa panong paraan, oh, ipakita niya ito sa pamagitan na wastong pamumuhay. Ano? Ano ba yung wastong pamumuhay? Ayan. Ha? Nabunga ng kapakumbabaan at karunungan. So makikita namin dito yung gawa ni Abay Yahawa at saka yung gawa ng tinatawag na laman at sa Diablo. Nagbigay ng comparison, ano? At doon sa Santiago 3:15, sabi doon,
Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa. Ano ba yun? Eh kasi pagka naghari daw sa inyong puso yung inggit at makasariling hangarin, lalabas yan, yan yung makalupa. So hindi dapat maghari sa isang sabagay, sabi nga natin, hindi ka naman magkakaroon ng espiritu kung merong ganyan ka. Kung merong pagkainggit, hindi mangyayari ho yun. Kasi mabigat ho yan. Si Brad Rodelio na ba? Kasama na rin po natin. Si Brad Randy Llano. Yan, kasama na rin po natin. Sabi niya, maganda gabi po Brad, Eman at sa assembly. Papurihin si Abayawa. So, dito ho, makikita natin yung sarili natin. Ano? At saka yung tinatawag nga. Kaya nga, sabi nga natin, merong comparison. Paghahambing. Iahambing natin yung gawa nung karunungan galing doon sa Abayawa at yung karunungan galing naman sa Diablo, yung sinasabing sa lupa, sa laman. Ano? Yan. Siyempre, makikita natin yung ating sarili dito sa bagay na ito. Kaya nga ho ating tinatalakay para makita natin. Lahat ng bagay na ating pinag-aaralan o araw-araw, ano, lagi siyang may comparison. June, paharito. Yan. Kasama rin po natin doon sa ating live. Lagi siyang may comparison para makita natin yung ating sarili at doon sa iba. Kasi baka mamaya hindi na pinakikita ho. Yung pala, kasama na tayo doon sa tinatawag na salaman sa Diablo. So dito sa basahin ko lang po yung 3:14. Ngunit kung naghahari sa inyong puso ay inggit, makasariling hangarin, meron pa ba dito doon sa mga mananampalataya? Sabi niya, huwag niyo yang ipagmalaki. Huwag niyong ikaila ang katotohanan. Bakit? Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit o kay Abayawa. Saan galing yan? Kundi makalupa, makalaman, at mula sa Diablo. Sapagkat, yun, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Bigyan ko lang mo kayo ng isang halimbawa. Sarili yun, dito sa amin kasi, madadaanan nyo dito sa may bandang San Pedro. Merong isang lokal ng isang reliyon malaki. Meron silang maliit na chapel. Merong nagpagawa ang Mormons ng malaki. Malaking simbahan. Siyempre, may iwan ngayon yung kapilya ng Iglesia ni Cristo. Ang pagitan lang yata ho nila, kung hindi ho ako nagkakamali, baka mga
500 o to 700 meters. Mga ganyan lang. Malapit lang po eh. So alam naman natin yung 100 meters, 200, 300. So hindi ho malayo. Mga hindi siya kalayuan. Dumating yung panahon, ano, so makikita nyo dito yung gawa nung karunungan mula sa laman. Eh malaki ho yung pinagawa ng Mormons eh. Dumating yung panahon, nagpagawa ngayon yung INC o Iglesia ni Cristo. Ah, mas malaki. Mas malaki ngayon doon sa pinagawa ng Mormons. Ano? So dito makikita natin yung gawa nung karunungan mula sa lupa. Ano? Nakita niya, oh, nagpatayo yung Mormons, malaki kaysa doon sa kapilya. Ang nangyari, dumating yung panahon, nagpagawa yung Iglesia ni Cristo o INC ng mas malaki naman sa Mormons. Eh makikita niyo yung difference niya. Saan galing yan? Yan yung sinasabi na ng kasulatan na yan ay karunungan mula sa laman, sa lupa, sa diablo. Yan ay hindi galing kay Abba Yahweh. Aha, teka. Yun pa rito. Ayan. Rodelio Nava, Brad, Eman, may tanong po asawa ko, bakit daw po kayo? Teka. Ito yung tanong niya na nasundan. Rodelio Nava, Brad Eman, ito po ang tanong ng asawa ko, kasama ko po ngayon. Bakit daw po kayo nananalangin? O baka hindi, yan. Bakit di daw po kayo nananalangin kapag bago magsimula daw yung aral para gabay ni Abba Yahweh? Tama nga naman. No? Yun yung nakita niya. Kasi kalimitan lahat eh. Sabihin na rin ho natin to ha. Isama na natin din sa ating paksa. Ano? Yung nakikita niyo hong nananalangin doon sa kanilang mga screen, gawa rin ng laman o yan eh. Yan yung gawa ng laman, gawa ng makalupa, gawa ng diablo. Ano ho ba pinakikita niya? At bakit nga naman hindi tayo nananalangin? Kasi ho, pagkagising pa lang natin kaninang umaga, nananalangin na tayo, na buong maghapon na gabayan tayo ni Abba Yahweh. So yung panalangin natin ng umaga hanggang ano na po yun. Kung ano man ang gagawin natin, angkop na. O halimbawa, katulad dito magla-live natin, naipanalangin na, kumbaga. Hindi na tayo katulad nung unang siglo ng mga eskriba at mga paraseyo at mga saduseyo o relihiyon nung unang siglo na nananalangin ng patayo. Kasi pinakikita pa nila. Yan yung karunungan na hindi galing kay Abba Yahweh. Yan ay karunungan galing sa laman, sa lupa, sa diablo. Ano? Ayun yung ginawa nating halimbawa. Oh. Hindi pa panlaman ho yan. Ayan. Bakit may pinakikita pa yung iyong gagawing pananalangin doon sa napakaraming tao? Ha? Anong dahilan? Para saan? Para mapuri ka ng tao? Oh, para makita na ikaw ay na... Marami akong nakikita niya na nananalangin. Alam mo, katulad dito, nitong ating ginagawa, live to. Di ba? So, ang gagawin ng marami, titikit, di umano. Eh, kapaimbabawan yan. Oh, kung mananalangin ka, manalangin ka ng lihim. Hayaan mo na si Abba Yahweh na ang makakita ng iyong panalangin. Di ba? So pagka ikaw ay nanalangin yan sa monitor o dun sa screen ng TV o kung saan man, public places, yung ginagawa ng isang congressman na nakaluhod pa, na puro kapaimbabawan, yan ho ay karunungan galing sa laman, galing sa lupa, galing sa diablo. Hindi yan yung karunungan galing kay Abba Yahweh. Nakita nyo ba yung karunungan galing kay Abba Yahweh? Hanggat maaari ay ipinatago
Niyo ba? So lahat, makikita nyo, kayo ang wikang mga mapagpaimbabaw, mga hypocrite. Ayun. Sabi niya doon sa mga iskriba at pariseo. Oh. Hindi ba kapaimbabawan ho yun? Ayan. Ayan. Sister Naba, siguro makikita ninyo, tama naman yung inyong obserbasyon eh. Talagang hindi po kami nananalangin sa ganitong pag-aaral sapagkat napanalangin na kanina pa. Ano? Ayan. So, tuloy tayo. Pero ayan, sinama na natin yung tanong ni Sister Naba, yung asawa ni Brad Rodelio. Oh. Na yan ay karunungang galing sa laman, sa lupa, sa Diablo. Gaya nung sinasabi ni Santiago. Ano? So makikita natin ngayon dito, yun nga sinasabi natin, inggit. Envying. Emulation, na tinatawag. Kumbaga, nakita ng pagawa, malaki. Aba, ay mas lalaki. Hindi ko maingit yun. Nagpagawa ng Pilipina rin ang Iglesia ni Cristo. Nagpagawa naman si Kibuloy ng mas malaki sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko ba? Yung mga malalaking rin, makikita mo lahat ng inggit sa kanila. O sa Katoliko, yung mga katedral nila ng pagkalalaki. Niyo ba? Ipinakikita nila sa buong mundo na sila yung may pinakamayamang reliyon. Niyo ba? Eh makikita nyo ngayong kapaimbabawan. At yan yung sinasabi ni Santiago na ano? Yan nyo ha? Ang kanyang karunungan ay hindi galing sa langit kundi makalupa, makalaman, at mula sa Diablo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Sabi ni Brad Edmondo Mali, hindi pa binubuka ang bibig mo, alam na ng Diyos ang nasa puso mo. Ayan. Miski naman sila nung unang siglo eh. Makikita niya na hindi sila katulad ng mga reliyon. Ng mga eskriba, yung mga pareseyo na strict pagdating dun sa kautusan, sila ho yung mapagpaimbabaw eh. Ayan. O hindi ba na, nagkakaroon ng kaguluhan? Ipinagmamalaki ng mga membro ng isang reliyon na pagka yung kanilang kapilya ay malaki, pinagpala ang wika kami ng Diyos. Di ba? Eh kasi malaki nga naman yung kanilang kapilya, malaki yung kanilang simbahan eh, kaysa dun sa kalaban nilang reliyon. Nagkakaroon ngayon ng kampi-kampi. Niyo ba? Pagkaraan yun ng mga katedral at mga simbahan at kapilya. Napakagagara. At talagang ginagastusan ho yan. E tanungin nyo kung saan galing yung pinagkuna ng gastos noong mga taong yan. Niyo ba? Hindi ho ba sa membrane? Doon sa pandaraya. Diyo ba? So dito makikita natin ang pagkakaiba ng kasulatan dito sa mga reliyon na umiiral ngayon. Eh sila naman nung panahon na yun, wala naman talagang ipinagawang templo. Sapagkat noon pa lamang sinasabi na hindi nga talaga siya titira dyan sa mga templong ginawa ng kamay ng tao. May titirahin siya, hindi yung templong ginawa ng kamay ng tao, kundi yung templo na yung sinasabi niya, ito yung ating katawan. Diyan siya mananahan, diyan siya maninirahan. Hindi doon sa templong ginawa ng kamay ng tao, na ngayon ay pinaglalabanan
Ayan, si Brad Andy Lupena, kasama na rin po natin dito sa ating live. Ayan. Niyo ba? Di ba totoo yun? Oh, sige, tumingin kayo sa paligid. Tingnan ninyo yung Mormons, yung simbahan ng Mormons. Tingnan ninyo yung mga kapilya ng INC. Oh. Oh, tingnan ninyo yung mga pinagpagawa ng ABB, yung UNTV, oh, may sarili silang station, TV station. Tingnan ninyo kung gano'ng kagagara. Ano? Para saan? Para saan lahat po yun? Hindi ho ba yan ay inggit? Oh. Hindi ba yan ay makasariling hangarin? Oh. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng masamang gawa. O hindi ba masamang gawa yung mandaya ka ng iyong kapatid? Hindi ba? Oh. Sabi ni Brad Emiliano, pag may programa ang gobyerno, nagsasama-sama ang iba't ibang reliyon upang ipanalangin ang nasa binibem, gobyerno ng tao na punong-puno ng lahat ng uri ng kasamaan. Dinilig po ba sila ni Yahawah? Ah, wala. Hindi naman bibinggin ni Aba Yahawah. At saka, paano bibinggin sila eh? Ibang Diyos naman yung kanilang tinatawagan. Ibang Diyos. Sapagkat napakaraming mga Diyos-Diyosan. Tatandaan ninyo, bawat reliyon ay iba ang Diyos. Bawat isa. Oh, kung meron mang reliyon o sekta na pagpalagay mo mga 1,000. 1,000. Ano lang ito? Halimbawa lang. 1,000 reliyon, 1,000 sekta, 1,000 rin ho ang Diyos-Diyosa ng mga yan. Bakit? Bakit nasabi natin 1,000 rin? Oh. Eh kasi nga, kung iisang Diyos lamang sila, bakit nagkahiwa-hiwalay pa sila? Ba't hindi na lang sila magkasama-sama? Total naman eh, isa lang naman yung Diyos na kanila sinasamba. Hindi ho ba? Eh ba't naghihiwa-hiwalay pa? Iba-iba ang founder. Hindi ba? Oh. Iba yung Diyos ni Soriano, iba yung Diyos ni Manalo, iba yung Diyos ni Tibuloy. Iba yung Diyos ni Villanueva, iba yung Diyos ng mga Muslim, iba yung Diyos ng Batista, iba rin yung Diyos ng mga Mormons. Iba-iba. Eh kasi nga, kung may isang Diyos din lamang sila, eh bakit naman hindi na lang magsama-sama sila? Oh? Ah, baste, maaga po, natapos po ang klase. Maraming salamat po talaga, Aba Yahawah. Sobra po. Alberto Palado, magandang araw po sa lahat. Purihin po natin si Aba Yahawah, ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Buhat po dito sa bansa ngapon na sumusubaybay. Totoo po yan, nag-iisa lang yan na makapangyarihan sa lahat. Hindi yan katulad ng Diyos ng mga reliyon. Ang Diyos po kasi ng mga reliyon, kinakailangan yung lakas ng lahat ng mga miyembro ano, para lamang maitaguyod yung kanilang samahan. Dito sa kapulungan, dito sa assembly, makapangyarihan, ipinakikita ni Aba Yahawah oh, yung kanyang kapangyarihan dito sa kapulungan. Bakit? Kasi ang nasa atin ay yung karunungan mula sa kanya. Ano? Ano ba yung karunungan mula sa kanya? Tuloy natin. Ito, 17. Ngunit ang karunungan mula sa langit, kaya Aba Yahawah? Eh kasi yung langit, simbolismo ho ng Diyos o si Aba Yahawah. Ano? Una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi. Sa reliyon, andyan yan lahat. Kabaligtaran. Sa reliyon, kabaligtaran. Opposed. Ano ibig sabihin nun ng opposed? Taliwas. Taliwas doon sa sinasabing makalangit.
yung makalupa taliwas sa makalangit. Huh? Oh, hindi nagtatangi at hindi nagpukunwari. Namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Nakita niyo po ba ang pagkakaiba nila? So, ibinigay ni Santiago yung comparison nung karunungan mula kay Abayahawa at karunungan mula sa diablo o laman. Ano? Ang laki ng pagkakaiba nila. Kaya makikita natin ngayon na talagang lahat ng reliyon, lahat, nilalahat na natin, lahat ng sekta, yung daladala ng mga yan ay karunungang mula sa laman, sa lupa, sa diablo. Huh? Kasi yung gawa ng laman na nasa Galacia 5:19, lahat nasa relihiyon. Yung bunga ng Espiritu, wala sa kanila. Bakit? Eh, pero mong ipinagmamarangya mo yung iyong magandang kapilya. Di ba? Tinanin niyo ang wika. Yung aming kapilya, ay talagang punong-puno ng pagpapala ang wika. Eh kasi sa labas pa lang, makikita niyo yung kagandahan ng kapilya nila. Niyo ba? Yung iba, tulisan. Puro tulis kasi. Brad Rodelio Naba. Salamat po sa paliwanag, Brad. Eh man, sana po mapaunawa ni Abayawa sa asawa ko. Oo, mapapaunawa yan, Brad. Milano Mali sa reliyon, pag di na nag-aabulo yung mga membro, tiyak na tiyak, dissolve ang mga sekta nila. Sa Assembly ni Yahawa, siya mismo na Elohim ang nagahari at namumuhay sa spiritual ang kapulungan. Eh, totoo naman o eh, hindi ko ba? Kaya ho noong yung kwalifikasyon noong sinasabi ho doon sa Santiago na yun daw karunungan mula sa langit, una sa lahat, malinis. Mapayapa. Kasi nagkakaroon ng stripe eh. Pagka nasa laman ka, stripe yan. Mamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa. Hindi ba? Hindi nagtatangi. Eh sarili yan, may pagtatangi. O hindi ba pagka mayroong libing, tinanin niyo yung ating nakagisnan. Ito, totoo-totoo ito ha. Libing ng mayaman, libing ng mahirap. Yung libing ng mayaman, nasa loob ng simbahan. Oho. At may kasama ho yung kalembang o yung kampana. Yung libing ng mahirap, nasa labas. Ibinaan lang. Oh, eh kasi nga, wala nang pambayad doon sa pare. Kasi ho, yung patay, pagka ho yan, minisahan, ang timano may bayad yan. Hindi ho ba? Oo. Oh. Eh pagka ikaw ay mahirap na namatay, eh siyempre, yung lamang pagpapalibing mo, yung pambili mo lamang ng kabaong, eh napakahirap ng ano, kinakailangan mo talaga magpasugal pa. Kinakailangan mo magpasakla pa para makalikob ka lamang ng pambayad dun sa kabaong. Sa panahon natin, at miskin nung nakakaraang panahon, talaga ang mamatay, mahal. Hindi ba? Eh dito pinakikita ni Santiago na talaga niyang mga salaman, nakikita niyo kaagad eh. Yung gawa ng laman. Kaguluhan. Hindi niyo napapansin? Excuse me. Pagka ikaw ay namatayan, ikaw na yung magpapakain. Ikaw na yung namatayan, ha? Ikaw yung magpapakain. May magpapainom pa dyan. Lahat ng gastusin, ikaw na yung namatayan.
Yan ang itinuro ng reliyon na ating nakagisnan, na punong-puno ng gawa ng laman. Hindi ba? Ikaw na yung namatayan, ikaw pa yung gumastos ng lahat. Kaya nga ho pagka may patay, gusto mong doon ka na mag-umagahan, mananghalian, maghapunan, libre. Hindi ba? Oo. Sister Vivian, teka, Ninyo Dimitilla, tama po bro. Puno o puro sila kapaimabawan. Lolita Corsica, tama po. Tama, Brad Ninyo. Sister Vivian Mana, kasama na rin po natin sa ating live. Edmundo Umalik, Katiting, sa mahirap, ang bayad, maganda, magandang dasal, pagmura, nasa gitna ka lang. Ah, teka. lagadan. Sa mayaman, Ronaldin Yanes, bro, maganda gabi. Ayan, si Sister Ronaldin. Pag mahal ang bayad, maganda dasal. Pag mura, nasa gitna lang. Ayan. Milan Umali, sa Assembly ni Yahwa, walang abulian, pero nagpapatuloy ang kapulungan sa pamumuan. Siya ba Yahwa ang nagpo-provide ng needs ng mga ngaral at ng mga membro? Tama yun. Si Bastian, tama po bro. Rosel Bando, kawawang namatayan. Vivian Mana, Brad, dito sa Israel, kung sino po ang dadalaw sa namatayan, sila ang nagdadala ng pagkain at wala din pong ataol. Talaga sa mga ano, wala naman talaga yan. Yan ang maganda. Dito sa ating Pilipinas, iba. Tingnan nyo, saan ba galing? Niyo ba galing din sa relihiyon na ating nakagisnan? Yan ang itinuro ng mga pare o ng mga kaparean. Na ano, pagka ang wika, ikaw ay namatayan, may lamayan, yung 40 days, ang nagturo din yan, katoliko pa rin. Hindi ba? O saan galing yan? Yan ba ay karunong galing sa itaas? Galing kay Abayawa? Hindi, galing yan sa laman. Galing yan sa lupa, galing sa diablo. Hindi ba? Joseph Galosa, darating ang panahon na mauubos yung mga reliyon. Kaya lang, hindi mangyayari. Alam nyo kung bakit? Kasi kung wala sila, walang comparison. Kaya nananatili yung mga yan para magkaroon ng comparison. Ano ho? Sana loobin. Kaya lang, sabi nga natin, si Abayawa ang gumawa niyan. Diba? O Rosel Bando, opo, pag namatay ang isang tao dito sa Israel, diretso na sa simenteryo. Yun naman talaga ang dapat. O katulad nung nangyari kay Juan, o pagkamatay, libing. Di ba? O kay Yahwa siya ay pagkamatay, libing. O dapat ganon, wala na yan, wala na yan. Yan yung turo ng mga reliyon. Turo ng laman, turo ng diablo. Yan yung karunungang galing sa lupa. O, kaya nga yung ating paksa, karunungang mula kay Abayahawa, karunungang mula sa diablo. Yan. Joseph Galosa, parang gaya ng sa Muslim, libing agad. Dapat yun naman talaga eh. O, sa Muslim, wala rin ataol. Binabalot lang yan and then diretso na yan. Tuloy natin. Hindi nagtatangi. Hindi nagkukunwari. Hindi ba? Kasi sa relya, naandun lahat eh. Kabaligtaran nga eh. Taliwas. Taliwas siya doon sa nararapat. Hindi ba? Opposite. Magkaiba. Kaya napakatindi ho na nangyayari sa relief. Kaya sabi nga yung pangunawang ipinagkaloob sa atin ni Abayawa na maintindihan natin itong bagay nito. Ano? Once na ikaw ay nakalaya dyan sa pagkakaalipin mo sa relief, makikita mo yung linis nung sinasabi nung kasulatan. Was na ikaw ay nakalaya dyan sa kabuktutan, kasamaan,
Lahat yan, kapaimbabawan. Lahat ng reliyon, oh, gawa ng laman, gawa ng diablo, lahat yan. Yan man, no man involved po, 7 days na dadalawin ng mga namatayan at pagkatapos ng 7 days, parang rosary ang bahay sa dami ng mga bigay ng mga dumadalaw. In 24 hours, kailangan na ilibing ang patay. Yan naman talaga ang dapat. Di ba? Joseph Galosa, totoo ba ang mga naniniwala kay Abay Hawa ang ipe-persecute? Ito ang marka ng Panginoon. Miski sinabi niya nung unang siglo, talaga mangyayari yan. Kung kayo ang wika, kinapupuotan ng sanlimutan, alamin niyo na ako ang ako. So once na ikaw ay kinapuotan ng sanlimutan, persecution yun. Tama yan. Namumunga ng katuwiran, ang binhi ng kapayapaan itinanim ng taong naibigin sa kapayapaan. Di ba? Mabigat kasi yung sinasabi niya doon sa 14, yung itinas natin. Ngunit kung kayo merong mapapait na paninibugo at pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag niyong ipagmamapurit. Huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Literally, is not one descending, sabi niya, from the Father of Lights. Oh? Santiago 1.17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, ha? Na bumababa mula sa Ama na mailaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ang pag-iiba. 15.26 ng Juan, dapat pagparito ng mga alim na aking susuguin sa inyo mula sa Ama sa makatibagay ang Espiritu ng Katotohanan na nagbubuhat sa Ama ang siya magpapatotoo sa akin. The Spirit of Truth. Hindi ba? So yung salitang earthly opposed to heavenly. Anong sabi dun sa 1 Korinto 15:47? Ang unang tao ay tagalupa na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay tagalangit. So kung ano yung nasa lupa, yun yung lupa. Earthly is what is in the earth. Nakuha po ba ninyo yan? Wilfredo Balatibat, magandang gabi po sa lahat ng sumasampalataya kay Abay Hawa. Ronald Yanes, Brad, pagmatay na walang bigay, saan mapupunta ang kaluluwa, Brad? Yan. Sister Ronald Yanes. Ay, yung pong kaluluwa, napupunta lang yan po doon sa lupa. Yeah. Yung espiritu po ay balik uli kay Abay Hawa. Ano? Adilo ba yung gawa ng laman? Ano ba yung mga gawa ng laman? Para yatang mas maganda ito sa ano. Kaya natin sa magandang balita. Ha? Para mas maintindihan ano. O, ito yung gawa ho ng laman. Ha? So kasama rito eh. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. O pakikiapin. Kahalayan at kalasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuho, pag-aaway-aaway. So, was na ito ay naandoon sa isang, tinan nyo ha, sa reliyon, may ganyan eh, yung nag-aaway-aaway. Hindi ba? O, pagsiselos, pagkakagalit, at
kasakiman. O, di ba? Eh, yung gawa ng laman eh. Pagkakampi-kampi. Hindi ka iglesia ni Kristo, eh, di ka. Pagkakabahabahagi. Mormons. Jehovah's Witnesses. Di ba? Pagkaingit. Ayun. Pagpatay. Paglalasing. Walang habas na pagsasaya. At iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito, hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Niyo ba? Oh. 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Oh? Ang liwanag kung anong sinasabi niya. Ronaldo Mendoza from Qatar po, salamat. Narinig ko na naman salita niya, Bayawa. Salamat. O, kasama yan sa laman, Brad. Basti, panlaman din yan. Yan yung sinasabing gawa ng laman. So, ulitin natin. Yun daw hong karunungan mula sa Diyos. At karunungan mula sa lupa, sa laman, sa diablo, magkasalungat yan. So, ibig sabihin, hindi talaga po pwedeng magsama. Either na ikaw ay naandoon sa laman, sa diablo, opposite nung karunungan mula kay Abayaw. Eh dito, titiyakin natin na lahat ng reliyon, talagang yung karunungan nasa kanila ay karunungan mula sa laman. Oh? Hindi yan karunungan mula kay Abayaw. Oh. Bakit? Bakit natin nasabi niya? Una, wala ho tayong ipinatay yung anumang kapilya, simbahan, katedral, na pwedeng ikumpara sa kanila. Mas maganda yung itinayo ni Abayawang templo kaysa sa kanila. Eh kasi yung templo nila, ano ho eh, walang buhay. Hindi ho ba? Samantalang yung sa atin, oh, na pinananahanan niya, ano, bibigay niya yan ng tinatawag na katawang walang kamatayan. Hindi ho ba? So mas magara yung ibinigay sa atin. Joseph Galosa, totoo po ba na yung vaccine daw ay mark of the beast o gawa-gawa lang ng walang magawa? Tama po. Gawa-gawa lang po yan ng mga tao walang magawa. Sumaliwanag ko ha. Oh. Yung karunungan mula kay Abayahawa, ang pagkakaiba niyan, malinis. Ano? Hindi katulad ng karunungan sa laman, abay, kabaligtaran niya. Magkaiba sila. Yan. Kaya, yung karunungan mula sa langit o kay Abayawa, una sa lahat, malinis. Mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi, hindi nagkukunwari. Yan. Yan yung mula sa kanya. So yung kabaligtaran niyan ay salaman niyan. Pag inisa-isaw natin yan at nakita natin sa ating sarili, yun na. Hindi ba? Eh lahat ng reliyon na andyan sa kanila yung gawa ng laman. Bakit? Inggit?
Eh, nasa kanila yung inggit eh. No? Nakitang may aeroplano yung isang preacher. Bumili rin yung isa. Anong sabi? Anong sabi ng isang preacher na nag-bumili ng aeroplano? Para ang wika, marating yung mga hindi nararating. Sa unang pandinig, sa unang malas, maganda. Pero pagka pinag-aralan mo na, ano ba yung ipinararating niya doon sa iba't ibang panig ng bansa? Mabuting balita ba o yung kanyang sariling balita? Niyo ba? Hindi naman ebanghelyo ang kanilang ipinopromote o ipinangaral, kundi yung kanilang sariling aral, sariling doktrina, hindi yung kasulatan. Pagpaparami ng miyembro at pagka marami kang miyembro, marami magbigay ng ikapo o lahat ng abuluyan, siyempre, yayamanin ka. Di ba? Hindi ka naman makakabili ng helicopter, hindi ka makakabili ng aeroplano. Ha? Kung ang ipangaral mo yung kasulatan, hindi ka makakabili. Imposible kang makabili pagka ang ipinangaral mo yung mabuting balita. Walang pagkukunan eh. Wala. Dito naman ipinakikita ni Abay Hawa dun sa kapulungan yung kanyang kapangyarihan. Sa reliyon, hindi sila nakaranas ng kapangyarihan ni Abay Hawa. Bakit? Ang nararanasan nila, yung sarili nilang isipan. Pagka dumami ng reliyon, dadami yung mag-aabuloy. Naturalmente, pag maraming abuloy, mabibili mo ang pwede mong bilhin. Bibili ka ng pagkarami-raming lupa sa iba't ibang panig ng mundo. Lalagyan mo ng katedral, lalagyan mo ng chapel, lalagyan mo ng kapilya. Walang pinagkaiba sa negosyo. Dumarating ang pera. Pagka naglagay ka ng pag naglagay ka ng kapilya, hindi ka na maghahanap. Darating na mismo yung pera doon sa kapilya na yun o sa simbahan yun. O kaya nagpaparami sila ng mga simbahan. Yun yung dahilan. Eh, nung unang siglo, wala hong ganyan yung mga lagar. Wala. di ba? So, nasan yung inggit? Kaya nung sinasabihan nga ako ng mga upirian na ako raw ay naiinggit, sabi ko, anong ikaiinggit ko sa inyo? Ha? Eh, sabihin mo ng 100 ang inyong mga subscribers. O, 100,000 na. O, gawin nyo ng 200,000. Gawin nyo ng 1,000,000 yung subscribers nyo. Ba't naman ako may inggit? Laman yan. Sa lupa yan, pang lupa yan. Sa diablo yan. Ayan. Si Brad Ezekiel Umali, kasama na rin po na. Sabi ni Brad Melchor Pasis, bro, dahilan sa vaccine, ipasasara daw po ang Facebook. Ano lang po yan? Gawa-gawa lamang po yan ng mga walang magawa. Ayan, sabi ni Brad Emiliano, 1 Corinthians 15:19, kung sa buhay lamang nito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo sa lahat ng mga tao ang taong kabagabag. Eh, totoo naman yan eh. Kaya ka lang pala umaasa kay Kristo para dito sa buhay na ito. Eh, kabagabag. Diba ba? Ayan. Time check, 6:50. 30 yung ating viewers, 19 po yung ating thumbs up. Tingnan nga po natin doon sa ating GC. Ayan. Maraming ginagawa doon si Brad Dandy Salen. Maganda, maganda. Ayan.
Lolita Corsica, tama po. Emiliano Mali, lahat ng reliyon, puro pang lupa lang ang nasa isip at pinagkakaabalahan nila. Niyo ba? Pagpapayaman, ang reliyon kasi talagang pagpapayaman yan. Once na ikaw ay, ang mindset kasi ng reliyon, ayon dun sa mga nakakausap ko, mas pinaniniwalaan kasi ng marami na pagka yung miyembro ay marami, iba ang hatak sa kanila niyan. Kumbaga, ang kanilang katuwiran, dito ako umita, ibig mo sabihin, dito sa daming ito, hindi sila maliligtas. Sa tao kasi, pagka marami, mas lamang yung kaligtasan. Pero sa kasulatan, iba. Mas kaunti, yaon ang maliligtas. Talaga nga na yung magkasalungat sila yan. Sa laman, pagka marami kayo, kaya nga dinudumog eh. Dahil marami. Matinan niyo yung upirya. Sa sandali lang yan. Iglesia ni Cristo, ADP. Di ba? O milyon na sila. Oh. Kaya kung ikaw, pang laman ka, o nasa laman ka, mamimili ka lang dyan sa reliyon na umiinom dito. Hindi ka makakarating dito sa kapulungan. Dahil nasa laman ka eh. Eh kasi sa kapulungan talaga, kabanalan o pagpapakabanal. O paano ka mapupunta sa kapulungan kung ikaw ay meron laman o nasa laman ka? Hindi ka mananatili. Hindi ka tatagal. Siyempre, lagi ka masasaktan. Kasi pagpapakabanal nga ang itinuturo sa kasulatan eh. Kayong di kayo magpakabanal sapagkat ako ay banal. Sa reliyon, wala yung diin. Wala. Sa reliyon, kinakailangan ka lang dumalo pag-araw ng Linggo and then Huwebes, kung meron, dapat, sabi nga, lagi kang present pagkayo o may pagtitipon. Hanggat maaari, maaga. Nasa oras, niyo ba? Sa kasulatan, sa kasi sa reliyon may monitoring eh. Sa kasulatan iba. Wala yung ganon. Kita ni Abay Hawa yung puso mo. So malaki talaga ang pagkakaiba. Ang nagmo-monitor sa reliyon, tao. Diakono, diakonesa, o pastor. Sa kasulatan iba. Si Abay Hawa. Kaya nga kung nasa laman ka, hindi ka po pwede doon sa kapulungan o sa assembly. Hindi pwede yung walk-in. Kinakailangan may pagtawag. Di ba? Yan yung karunungang mula kay Abay Hawa. Karunungang mula sa langit. Hindi yan yung karunungang mula sa lupa, sa laman, sa diablo. Malaki ang pagkakaiba niya. Ano? Kaya meron comparison. Ito yun. Di ba? Yun lamang salitang ano yung sa 3:17. Sabi niya, but the wisdom that is from above. Malaking pagkakaiba eh, ng lupa at saka langit at lupa. Malaking pagkakaiba niya. Oh. Tinan niyo ha, sa 1 Corinto 2:7, sabi niya, gayon may na nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o ng may mga kapangyarihan sa sanlibutan ito ng mga ito'y nangauuwi sa wala. Tingnan ninyo yung mga kongresman nagkakagulo ngayon sa kongreso dahil doon sa sinasabi nilang sharing. Nagkakagulo sila, no? O di tama yung binabasa natin sa Santiago. Nagkakagulo na siya. Kasi ayaw ng bitawan ng speaker eh. Yung speakership. Ano?
Eh yung isa, nag-aantabay dun sa kanilang pinag-usapan. Niyo ba? O bakit? Ando na, yung salitang pagiging makasarili. Oh? Mga abogado yan, mga may pinag-aralan yan. Pero nakikita nyo, yan yung karunungan galing sa laman, galing sa lupa, galing sa diablo. Niyo ba? Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Iyong karunungan na tinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikalulwalhati natin. Huh? Pilipos 4:8, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Pakaliwanag po ng kasulatan kaysa sinasabi ng reliyon. No? Kaya sabi niya doon sa unang Juan 3:3, at sino mong meron ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Kasi nga, doon sa 3:17 ng Santiago, ngunit ang karunungang mula sa langit, una ay malinis. Yan ang pagkakaiba. Oh? Nung karunungan mula kay Bayawa. Ang pagkakaiba nung karunungan mula sa laman, opposite. Pag sinabing sa laman, puntahan nyo na kagad yung 5:19 ng Galacia. Isa-isahin nyo yun. Ito yung gawa ng laman. Sa lupa, sa diablo. Pag nakita na natin yun, sa ating sarili, lalabas yung karunungang nasa atin hindi galing kay Abayawa, kundi galing sa diablo. Opposite, magka-opposite yan. Siya yung lumikha ng masama at mabuti. Hindi ba? Teka, meron akong binabasa. Sa reliyon, sabi ni Brother Milano, ang kinatatakutan ay yung mga ngaral at pounder at di po ang tanging Elohim na si Abayawa. Totoo naman eh. Sabi ng pamunuan, kinakailangan, alas 6 pa lang ng umaga. Ha? Kinakailangan, nasa loob na kayo. Ng chapel. Pag yan ay nag-alas 5, hindi na kayo makakapasok. Ang lupit eh. No? Napakalupit ng reliyon. Siyempre, gigising ka ng maaga. Sinabi nung mga ministro, kinakailangan maaga. Hindi ko ba? Sino ang sinunod mo? Si Abayawa ba? Hindi. Sabi ni Sister Lolita Corsiga, kaya nga po, Brad Emmanuel, hindi po kayo naiinggit kasi po mayaman na po kayo, mayaman po kayo, kaya ba yan? Totoo po naman eh. Meron mo yung lumikha ng langit at ng lupa. Sa kanya ka tumatawag. Hindi ba? Nasa kanya lahat ng kayamanan. Nasa kanya yung karunungan. Lahat nasa kanya eh. Hindi ba? So dapat talaga kay Abayawa ka, yung karunungan na ibinibigay niya ay suficiente. Hindi ba? Sabi niya, upulan ba kayo ang wika sa karunungan? Humingi kayo. Yan yung karunungan galing sa kanya, hindi yan yung karunungan.
Kasi yung galing sa lupa, pwedeng ma-attain niya ng mga taong walang espiritu. Oho. Oh. Presidente. Oh. Congressman, senador. Oh, mga matatalino yan. Di ba? Oh. Pero ano ba yung karunungan nasa kanila? Yan yung karunungan nasa laman sa lupa sa Diablo. Bakit? Walang espirito. Niabayaway ang mga yan. Kaya kita nyo, Windham. Oh. Walang pag-ibig sa kapwa. Wala. Makasarili sila. Hindi ba? Hindi nyo manapukuna. Ang inaalala nitong mga namumuno sa gobyerno, pansarili. So, nasa inyong karunungan mula sa itaas? Wala. Kaya yung karunungan nasa kanila na your honor. Ha? Pagka tinatawag mo your honor, Mr. President, ang gagalang. Pero yung pala, karunungan mula sa laman, sa lupa, sa Diablo, ang daladala ng mga ito. Di ba? Andun yung pagkaingit, kampi-kampi. Di ba? Sila-sila magkakalaban-laban. Eh bakit? Pareho lang yan ang reliyon. Pareho lang ang gobyerno at saka reliyon. Pareho lang yan nasa lupa. O parehong makalaman, parehong nasa kapangyarihan ng Diablo. Di ba? Yung mindset nila. Ayun. Sabi dun sa 12:14 ng Hebreo, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala, ito'y sino man di makakita sa Panginoon. Eh, sarili yung may pagpapakabanal, wala naman. Nandun nga yung pagkaingit. Eh. Pagka makasarili. Diba, nabanggit ko yung salitang pagka makasarili, wala silang pakialam sa kanilang kapwa. Basta sila buhay, namumuhay sila sa kanilang sarili, wala silang pakialam sa kanilang kapwa. Yan ho yung karunungang mula sa lupa. Di ba? Kahit nga po sarili mong kamag-anak, makikita nyo kaagad. Wala yung karunungang mula kay Abaya. Yung pagiging makasarili, wala akong ano, walang pakailan. basta siya buhay. Wala siyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Pero kabaligtaran doon sa karunungan mula kay Abayaw. Naiisip niya yung kanyang kapwa. Naiibig niya yung kanyang kapwa. Natutulungan niya yung kanyang kapwa. Hindi. Kaya napakasarap maglingkod kay Abayaw. Tandaan niyo yan. Napakasarap. Naandun yung kapayapaan. Di ba? Payapa ka. Kahit wala kang salapi na katulad ng nasa reliyon, payapa ka. Wala kang simbahan, wala kang katedral na daang milyon, bilyon ang halaga. Wala kayong pinagtitipunan ng magagara at mga puto. Thumbs up. Sabi ni Brad Ramon Recto, totoo po. Sister Lolita Corsiga, kita po ni Abayahawa, ang bawat puso ng tao, wala pong malilihim, lahat po hayag at lantad sa kanya. Lolita Corsiga, ang galing po. Salamat po, Abayahawa. Talagang malaki ang pagkakaiba nung karunungan mula sa itaas o kay Abayahawa at karunungan mula sa lupa, sa laman, sa Diablo. May comparison tayo, no? At least makikita kagad natin. Ito yung karunungan mula sa laman, sa Diablo. Medyo iwas tayo. Yeah. Tingnan nga natin doon sa ating GC.
meron silang sina Brad Dandy Salen saka si Brad Carlo. Okay. 7-7 time check. Round off po tayo, ha? Teka muna, mamaya. Ulitin ko yung ating paksa, no? Ayan, konting kaalaman na naman itong ating naibahagi. Yung ating paksa ay ang karunungan mula sa Diyos at karunungan mula sa Diyos. Alin ba ang nasa iyo? Lobi na ba yung karunungan mula kay Abayawa? Hindi yung karunungan mula sa Diablo. Kasi pagka yung karunungan mula sa Diablo, eh, hindi ka rin makakakita ng kaharian ng Diyos o kaharian ni Abayawa. Bakit? Nasa laman yun. Panglaman yun. Diba? Nakita niyo yung nangyaring pagtukso doon sa Mateo 4. Natandaan niyo, ha? Ipinakikita ng Diablo yung lahat ng karangyaan ng salimutan. Diba? Kaya nga panglaman niya. Panglaman. Hindi panglangit. Yan. Sister Lori Calderon, tama po. Si Abayahawa ang nakakalam ng lahat kasi sa puso siya na. So, dito, nakita natin, bakit wala tayong simbahan, katedral, kapilya na kagaya ng reliyon? Bakit? Simple lang ang sagot. Ang sagot niyan, kaya wala po tayong ganyang kalalaki na simbahan, hindi po kasi ipinag-utos. Kalawa, hindi po tayo nandaya sa mga kapatid. Kasi, iyan hong mga kapilya, simbahan, katedral ay simbolo ho yan na sila ay mandaraya. Sinungaling. Kasi hindi mo kayang magpataya o magpatayo ng ganyan kalalaking katedral, simbahan kung hindi mo dinaya ang sarili mong kapatid. Kaya ka nakapagpatayo ng ganyang kalalaki at milyon, daang milyong halaga dahil dinaya mo yung sinasabi mong kapatid. Nangaral ka, nagdoktrina ka ng wala sa kasulatan. Hindi ba? Kasi hindi ka na makapagpapatayo ng ganyang karalangiyan ng simbahan eh. Hindi ka makabibili ng mga eroplanong pagkamamahal, ng mga jet. Hindi ka makabibili ng helicopter. Hindi ka makabibili ng mamahaling motor. Hindi ba? Yung mga preacher, yung mga mangaral, yung mga founder. Hindi ka makapag-aari ng pagkalalaking mga rancho. Ha? Malalaking lupain sa iba't ibang panig ng mundo kung hindi mo dinaya yung mga miyembro. Hindi ba? Ano ito? Morem. Ganda gabi po, bro. Bagong subscriber po ng channel niyo. Salamat. Natagpuan ko ito. Salamat kay Abayawa. Ay, magandang gabi. Sister. Mahirap ikuan yung inyong pangalan. Di ba? At lolobi ni Abayawa ay tayo'y magkakasama. Ayan. Bago siyang subscriber. Salamat po. Maraming salamat. Ayan. Milano Mali, maraming salamat po kay Abayawa sa panibagong katuruan sa araw na ito. Christina Juarez, salamat po bro. Lolita Corsiga, humingi po tayo ng karunungan mula kay Abayawa. Makipag-usap po tayo ng taimtim sa puso kay Abayawa at tayo po ay bibigyan. Moraine, gandang gabi po bro, bago subscriber po ng channel niyo. Salamat, natagpuan ko ito. Salamat kay Abayawa. Milcher Passes, Brad, iba po talaga aral ni Abayawa. May totoong pagmamahal. Purihin ang banal na pangalan ni Abayawa. Opo,
Sobra-sobra po ang pagmamahal ni Aba Yahweh sa atin. Sarili rin wala. Wala ho silang pag-ibig sa kanilang kapwa. Malupit. Walang pag-ibig. Malupit. Sinungaling. Mandaraya. Kaya nga sabi nga, kasusuklaman nyo. Kapag ikaw ay napadako sa channel na ito, makikita mo yung kasamaan ng reliyon. Sabi nga nung kausap ko hindi kayo sisikat. Sabi sa akin, hindi raw ako sisikat na katulad ng mga reliyon kung ganito daw ang uri ng pangaral ko. Hindi ko naman inahangad na sumikat ako na katulad nila. Ano ko ba yung pagsikat na sinasabi ninyo? Panlaman yan. Hindi ko inahangad yung sinasabi nilang pagsikat. Kasi pagka ganyan daw ang uri ng pangaral na gagawin ko, walang mangyayari. Hindi ko naman inahangad na sumikat. Ayaw ko nga nito nung una. Sa totoo, ayaw ko. Ayaw kong mag-Facebook, ayaw kong mag-YouTube. Ayaw ko. May isang kapatid na nagsabi sa akin, Brad, bakit hindi ka mag-YouTube? Sabi pa nga sa akin, Brad, meron din yung mga, nung una, per hour pa yun. Wala naman talaga yung kamuhangan sa ganitong bagay. Pero nyo, ginamit siya ni Aba Yahweh. Hindi ko ba? Ito na ngayon. Meron tayong mahigit na 5,000 subscribers. 5,000 sa akin, malaki-malaki na yan. Bakit? Kasi yung kaligtasan sa kasalanan, napakahirap po . Kaya yung 5,000 yan na nagsubscribe at halimbawa ho, nananatili sila na nakikinig o nanonood sa channel na ito, papunta ho yan sa pagkabanal. Hindi yan papunta sa pagkalunggi o pagkariwara, kundi papunta yan sa kabanalan. Mababago yung buhay niyan. Gaya ng nangyari ng mga alagad nung unang siglo. Gaya ni Pablo na binago ni Aba Yahweh. Nakita niyo yung pagbabago, yung transition period ni Pablo? Hindi ba? Ganon ang sitwasyon natin. Na kung paano tayo ay binago, galing tayo sa reliyon, ganon ang nangyari kay Pablo. Nga po, sabi ni Sister Atika. Tika. Sancho Juarez, Sancho po, babay po. Randillana sa reliyon at mga sekta, kinakalakal nila. Miyembro nila kaya hindi malinis ang hangarin, paimbabaw lahat ng galaw nila sa laman. Tama. Tingnan niyo, dito sa ating ginawang paksa, makikita niyo yung pagkakaiba ng reliyon at saka nung nasa kasulatan. Ang laki ng pagkakaiba. Kitang-kita natin, di ba? Bakit? Bakit natin nakita itong bagay na ito? Sapagkat meron tayong espiritu ni Aba Yahweh. Sa reliyon, wala silang espiritu. Meron silang karunungan. Hindi karunungan ni Aba Yahweh, kundi ang karunungan nila, karunungang panglaman, panlupa, sa diablo. Kaya sila walang espiritu ni Aba Yahweh. Lolita Corsiga, salamat kay Aba Yahweh. At natagpuan mo si Aba Yahweh. Welcome, sis. Rodelia Nava, salamat po kay Aba Yahweh sa tunay na aral kay Brad Eman at patuloy na ginagamit ni Aba Yahweh. Ramon Recto Malika, usap mo. Yeah. Ulita ko siga, Brad Emanuel, may bago po tayo. Name niya, Moren. Kung tama ba pa ang aking pagkakabasa? Major Pazis, welcome po si sa assembly sa Apihawa, purihin ang banal ang pangalan ni Aba Yahweh. Reverisa Shirley, kahit isa lang na magbabalik loob kay Aba Yahweh, kalugod-lugod na sa kanya. Tama po yan. Ayun. Round up na po tayo. 7:60 na. Nakagamit na po tayo ng 1 hours at 26 na minuto, 25 segundos, 30
ang ating naging anon viewers, 21 ang ating naging pamsa. Brad Eugene Taginod, Brad Nel Umali, Miljor Pasis, Cristina Juarez, Joel Suela, Brad Andisalien, Riverisa Shirley, Sebastian Juarez, Lore Calderon, Miljor Pasis, Francis Jade Lopez, Sancho Juarez, Emiliano Umali Jr., Arnold Mapopo, Francisco Lopez, o yung Sister Rosel, Sister Buday. Ayan, mamaalam na po tayo. Ha? Sister Gina Makoko, Ramon Recto, Jan B. Dikito, Lolita Corsiga, Ereneo Grisola, magandang ang gabi, Brad. Brad ni Sister Chris Junker. Sister Chris Junker, ayan. Rosel Bandoho, Mundo Umali, Rodelio Naba, Randiliano, Julie Paharito, Rodelio Naba, Mrs. Naba. Sana po, loobin po ni Abayawa na buksan po ang inyong pangunawa niya para maintindihan po ninyo ang ating pinag-aralan sa gabing ito. Joseph Galosa. Aha. Sino pa? Sister Vivian Mana. Ronaldo Mendoza from Qatar. Salamat. Narinig ko na naman ang salita ni Abayawa. Asan po yung ating kapatid na galing sa Japan? Brad Ezekiel Umali. Ayon. Ramon Recto, alam mo naman kung may spirit. Sebastian Juarez, Brad, maraming salamat po at kay Abayawa, papuri po. Rodelio Nava, salamat po, Brad Eman. So muli po, ito po yung ating Monday lang po pala tayo ngayon. Ano, ayan, araw-araw po tayo ngayon, ha? Medyo na-miss natin yung mga nakakarang araw po. Ayan, pagkalulobin ho ni Abayawa, bukas, muli po tayong magsasama, alas 6 ng hapon. Sa ating mga kapatid na hindi natin nakasama sa ating live, lobin po ni Abayawa na sa susunod na pagkakataon, nakasama natin sila. At isa namang panibagong kaunting kaalaman sa kasulatan. Si na Brad Wilfredo Bedes, hindi po natin nakasama. Si Brad Perez, nakatext ko kanina, kaya lang wala yata sa live. Sister Loren Paulan, doon sa GC. Ayun, si Sister Jim Quindo Berte. Hindi lang natin nakasama sa live, pero meron siyang notification. Brad Carol Carlo Catan, marami dito sa ating GC. At meron tayong isasama mamaya ho doon sa ating GC. Yung ating bagong tawag dito, nag-subscribe, ayan, Sister Moraine. Kung gusto mong mapasama sa GC, paki mag-friend request ka either kay Brad Emiliano Umali or either sa akin para makasama. Meron tayong idadagdag mamaya ho sa ating GC. Ano? Okay na po. 7:21, time check. Isang kalahating oras na po ang ating nagamit. O muli po, ako'y mamamalam na at loobin po ni Abayawa bukas. Ano po? Ayan. Lolita Corsiga, may bago na naman pong kaluluwa na naalis sa pagkaalipin ng reliyon. Maraming salamat po, Abayawa. Opo, isang kaluluwa lang ang mawala dyan sa reliyon na yan. Reliyon ng pagkakaalipin. Ay, napakaraming anghel na nagkakatuwa. Ano po? Muli, sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Isang magandang araw po sa bawat.